So, good morning guys, and today is September 6th, and today is Tuesday, and time check is around 5:45 ng umaga. So, yan, masikat na yung araw. So, 5:45 pa lang ng umaga, and this is the first day na mag-i-start tayo para sa ating sarili, paghahanda or training natin sa sarili. Dahil sa darating na October, meron tayong unity game na tinatawag sa kapatiran na Iglesia ni Cristo. So, kasali tayo doon. And matagal-tagal na tayong walang practice, wala yung basketball, puro jogging. So, kailangan nating exercising yung ating yung ating binte, kamay at saka yung buong katawan. Kasi medyo kinakalakalawang na yung mga tuhod natin. So, kailangan natin exercise. So, katatapos ko lang maglaro and nag-jogging na rin ako. Ayan yan. Yan ang resulta ng powers. And uuwi na din ako kasi pag inabot ako dito ng 6:30 or 7, sobrang init na. Masulog na naman yung mukha natin. And iniwas ako ng mangitin yung mukha natin kasi maitim na ako. Mangitin pa yung mukha natin. And gagawin natin yung training na yun until next Tuesday also. So, one week tayong mag-training ng katawan natin. Magpa-practice, mag-exercise ng katawan natin. At tingnan natin yung magiging resulta. So, ngayon, mag-start ulit ako mag-diet. And mag-start ulit ako kumain lang nung 1 meal a day. So, magwa 1 meal a day lang din ulit. And iwasan ulit natin yung carbohydrates. So, yun yung mga ganap. Sana, subaybayan nyo ulit ako. I-upload naman ulit natin ito sa ating YouTube channel na matagal na ulit nakatenga. Until now, 250 plus pa rin yung subscriber niya. Hindi na umusad-usad. So, please don't forget to subscribe, hit the bell button, and like, share, and support my channel para sa mga video pa na darating. And yun na nga, medyo kailangan din natin gawin to para makaiwas tayo minsan sa mga lungkot, sa stress, and mag-focus muna tayo sa mga goal na gagawin natin. And sabi ko nga, kung may darating naman na pagkakataon, igagrab natin. Kasi medyo naghahanap din tayo ng ibang pagkakakitaan ng ibang trabaho. Gawa ng medyo hindi na fit sa akin itong work ko ngayon. So, naghahanap din tayo ng bagong trabaho. And like what I said also before na kung may umalis, siguro may darating. And yung darating na yon, patunayan natin na hindi na mauulit yung mga nangyari dun sa nakalipas. At yung nakalipas, gawin nating puhunan sa darating na mga araw o sa mga darating na future natin or sa mga taong darating sa buhay natin. Gawin nating inspirasyon yung nakalipas para mas baguhin at mas paigtingin yung future na darating sa ating buhay. So, naging lesson sa ating yung past and huwag natin damdamin yun. Dahil kung saan tayo nadapa, doon tayo mas maraming natututunan. And kung saan tayo nasaktan, doon tayo mas nagiging matapang. And hindi naman sa lahat ng pagkakataon, tayo yung magiging talo. So, sa susunod, nasusugal tayo, sana siguraduhin natin na ipapanalo tayo ng taong isusugalan natin. So, ayun. And sabi ko nga, kung di na masaya, don't cheat, don't lie. Maging totoo, be honest to yourself, just tell me, mga ganun bagay. And pag nasabi mo na ang totoo, then live. And pag nasabi mo na ang totoo, then live. Wala nang problema dun. Very simple. Alam niyo kasi sa buhay, lalo na sa mga kababaihan, kung sasaktan niyo man yung mga lalaki or gagawa kayo ng pag-cheat, isipin niyo na at the end of the day, kayo yung talo. Hindi kami mga lalaki. And sa huli, hindi mo alam na doon sa ginawa mo, ikaw yung lugi, hindi kami. So, yun lang for today's video and may montage muna natin.